sumainyo ang Panginoon. At sumainyo'y. Bakapatid natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y pati malapat na gumanak sa bagal na pagliliwa. Tayo lahat, inaamin ko sa kapangyarihan ng Diyos at sa inyong mga kapatid na luha ang nagkakasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa ating pagpupunan. Kaya sinasabi ko sa mga nagpiliin ng Panginoon sa lahat ng mga hindi at kapatid at sa inyong mga kapatid na ako'y mananahin sa Panginoon ng ating Diyos. Tawad tayo ng mga kapangyarihan ng Diyos pagkawalan sa ating mga kasalanan at patiwanan tayo sa buhay ng walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan ng kami. Panginoon, kaawaan ng kami. Kristo, kaawaan ng kami. Kristo, kaawaan ng kami. Panginoon, kaawaan ng kami. Panginoon, kaawaan. Pagbasa mula sa aklat ng mga Biblia. Sinabi ng Panginoon kay Moses, sabihin ko kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbebendisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon. Naway kahabagan ka niya at subalbay. Ligapin ang kanawa niya at bigyan ang kapahipaan. Ganito ang inatapangitin ang pangalan ko sa pagbibendisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kami iyong kaawaan
pagbalahin po ang mahal. Kamayaw kawa, pagbalahin po ang mahal. O Diyos, pagbalahin kami kahabagan. Kami Panginoon, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabalitan na ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Kami iyong kaawaan, pagbalahin po ang nawa'y umiging ka na mga nika, pagka matuwi ka, umatod sa manla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagbalahin po ang purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng tao. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Nawa'y galang ka ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagbalahin po ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, noong dumating ang tamang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa buo, tayo'y magbibigan na mga anak ng Diyos. Upang ipakilala kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban na tayo ng Espiritu ng kanyang anak, na tayo'y makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Kaya hindi ka na alipin kundi Ama. Sapagkat anak, ikaw ay nagpapahana ayon sa loob ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong panahon yun, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungo Bethlehem. At nakita sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sapsaban. Kaya isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito. At kanyang pinagkulay-kulay. Umaling sa mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang katakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa pinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng ikawalong araw ay pinuli ang bata at pinamalanan ng Jesus ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinagdinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus Cristo. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon po sa inyo lahat. And I would like to greet everyone a Happy New Year. Amen. Yeah. Kung natin ang bawat isa na Happy New Year. Amen. Yeah. Palakpakan natin ang Panginoon para sa taon na ito. Pagbabang taon. Alam nyo, isa na nga lumipas ang 2023 na meron tayo mga kakilala hindi natin kasama sa taong ito. No? Meron na akong kakilala na napakalungkot kasi yung kanyang nanay, no, namatay day before Christmas. No?
napakalungkot doon na mabalan ka ng isang ina a day before Christmas. Hindi ko alam kung paano siya kaaluin, promise. Hindi ko malaman. But I don't think I can say anything na makakabawas ng pain niya. No? Kasi napakahalaga ang pag-ulang sa ating buhay. Diba? Kaya nga sa unang araw ng taon at taon-taon ganito ang nangyayari. That pinagdiriwang natin na ang piska ni Maria at ang ina ng Diyos. No? At isang nakakapaganda yung pagkakataon na sa first day of the year, tayong lahat ay hinahabili ng Diyos sa isang nanay. Through Mama Mary. Di ba? Siguro no offense ko sa mga tatay, pero ang simbahan kasi nagtakda, na italaga tayo sa buong taon sa isang nanay. Siguro, bagamat ang mga magulang ay mapapahal sa mga anak, siguro meron kasi ibang ban ang nanay sa kanyang mga anak. Kasi ang mga nanay ang nagdala sa anak ng siyang buwan. Di po ba? No? 9 months, dinala ng isang ina ang kanyang anak sa sinabuhunan. At sabi nga nila, kahit daw pinakamanan na ang isang bata at naputol na ang pusod, meron pa rin invisible cord that links the mother to her child. Na parang, alam mo yung pinagtatakabukain, yung buhay pa ko yung mami ko, no? Buhay pa yung mami ko. Doon na mo yung magkakasakit, o sa kapapirang lang, hindi ko na sinasabi sa kanya, kasi makakalala pa, eh, di ba? Pero hindi ko alam kung nagkakataon ba o talagang sadyang nararamdaman ng nanay ang pakiramdam ng anak kahit malayo. Tuwing masama ang pakiramdam ko, it's either tatawag si mami para kumustahin ako o biglang dadating sa parokya. Walang kabog-abog na andyan. Kung mabagay na punta dito, wala akong ginagawa eh. Pumunta mo na ako sa'yo. Tapos ko niya makikita para ko, bakit ganyan ang tsura mo? No? Ay wala, medyo masama mo pakiramdam ko. Ba't hindi ko sinasabi? No? Ay hindi na po, kaya ko naman na yung sarili ko, malaki na ako. Pero parang, bakit gano'n? Bakit ko yung ganyan yung pakiramdam ko, dumadating yung mami ko? No? Sabi ko, siguro totoo yung sinasabi na may puso na invisible na nagnilink sa nanay sa kanyang anak. Kaya tayo hinahabili ng Diyos kay Mama Mary sa unang araw pala at sa buong taon ng bawat taon. No? Ngayon, 2024. No? At siguro, again, no offense to the Father's year, no, parang kasi yung mga nanay, parang nagawin talaga ang lahat para sa akin. Sa pamakita kapatid. No? At hindi ko ginagamit, pero mostly yun, pagka yung isang babae ng biyuda. Yung at least yung mga nakilala ko ha, most of the time, pag nagbiyuda ang isang babae, yung kanyang buong panahon, ibubuhos na sa mga na. Bihira po yung nag-aasawa ko. Babae, okay lang ako. Bihira. So, halimbawa ho, may iba. Sa mga nagsisimba ngayon, meron mo ba tayo mga biyuda, taas ang kamay? May mga biyuda ba tayo? Dito ho, may biyuda ba? Taas ang kamay. Isa. Dito ho, may biyuda ba? Dalawa. Tatlo. Dito ho, ilalang biyuda. Isa. Isa lang. Dalawa. Biyuda ko ba? Tama pa. Isa. Apat. Dito ho, ilalang biyuda. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. 5, 1, 3. That's 9. Sa dulo, ilan ho ang biyuda natin? Taas ang kamay. Isa. Dalawa. Dalawa. Okay. So 9 plus 2, that is 11. Yung nagtaas. I'm sure baka may mga biyuda hindi pa nagtaas ng kamay. Siya ay 11 ang biyuda natin. Ilan mo ang biyudo? Taas ang kamay. Wala. Patay ang gabi. Walang biyuda. Sino ang biyudo? Taas ang kamay. Wala. Ba't ganun? No? Bakit walang biyudo? Dami ang biyuda. Ibig sabihin, nakakatulit yun. Bakit kaya maraming biyuda, walang biyuda? Ibig sabihin, unang namamatay ang mga lalaki. Bakit kaya? No? Hala, alam niyo kung bakit? Ako medyo alam ko. Hindi ko lang ba alam kung tama yung bula ko, ha?
pakiwanin ko. Kasi po, mostly, ang mahilig magsimba mga babae. Di ba? Minsan yung mga asawa ko, pinipilit nyo ba magsimba? Dati simba na tayo, simba-simba, ito na lang yan. Di ba? Eh, sa akin ng Panginoon, pag nagbigay ko sa akin, ibabalik ko yan. Siksik, liglig, ha? Umaapaw. Hindi lang yan sa material na bagay. Kahit sa panahon. Kahit sa panahon, pag nagbigay ka ng panahon kay Lord, ibabalik niya sa inyo yan. Siksik, liglig, ha? Umaapaw. Sa pakiwanan ko lang, siguro ganito yung nangyayari. Kunwari may mag-asawa. Yung lalaki, mabubuhay hanggang 70. Sabi ng Lord, hanggang 70 ko yung lalaki. Yung asawa ng babae, hanggang 65. No? Tapos, yung babae, simba ng simba. Yung lalaki, pwede simba ka naman dada. Simba, simba. Ikaw na lang, sige na. Sama mo mga anak mo, iyon mo na ako dito, iyon mo na ako dito. So, si babae, simba ng simba. Eh, nakikita ni Lord, simba ng simba ng babae ko ka. Tapos, umabot na ng 60 ko. Next year, 65 na itong babae. Sabi niya, paano yan? Pupuli ko na next year. Kaso simba ng simba araw-araw. Ano asawa niya, hindi nagsisimba. Ima-minus ko na lang yung 7 taon doon sa lalaki. Binigay ko sa kanya. Next year, patay ang lalaki. Buhay pa ang babae. Nag-gets niyo? Ganun yun. Yan. No? Binayos niya doon sa buhay niya. Sige, ayaw magsimba. Sayang naman din ka. Nagbubuhay na walang kwenta. Diba? O inilipat na lang niya doon sa parati tumatawag sa Panginoon. O yung tingin ko, hindi ko alam kung may katotohanan o hindi. No? Ilan ko may katotohanan yun. Kaya, kung yung mga babae ko, kung gusto niyo humaba ang buhay ng asawa niyo, isama niyo ma. Kung ayaw niyo naman, iwan niyo sa bahay. Kayo lang magsimba para tinig. Magbahay niyo sa bahay. Diyan ka na lang, dati ha. Ako na magsimba. Ako na lang si Silva. Kaya inahabilin tayo ng Panginoon kay Mama Mary. Kasi gagawin talaga lahat ng nanay para sa kanyang anak. I remember when I was 16 years old, no, nagpa-practice ako mag-drive, no, sa wala ako sa bahay. And then my dad was at work, nasa trabaho si Daddy. Yung bunso namin, since I was 16, na 5 years old na, si Francis. Wala ako, wala ang lagi. No? Na nilalag na, biglang nagpupulsyon. Alam niyo yun? Biglang nanginig yung kapatid ko, tumaas yung lagat ng 40 plus, tapos parang nawala na ng malay. No? Alam niyo, ang nangyari noon, kasi wala ka kami sa bahay, si Mami, wala na hiya-hiya na abok na kaming bahay para kung sino pwede magpaneho. May sasakyan naman eh, wala lang magpapaneho. Para dalhin yung kapatid ko sa ospital. At ito, nakalating ang mami ko sa kamangan sa Makati Bay na nakataster at nakayapak. Walang chinelas, nakataster, nakalating sa Makati Bay. Eh, wala din dalang pera. No, ang kwento pa nga, ang ginawa lang ng mami, hinuman lahat ng nalakas. Sabi ko sa emergency room, ito, kuhin yung lahat yan. Basta gamutin nyo lang yung anak ko. Pero sabi naman ng nurses, hindi mo okay na po kung kayo mga nalala. No? Pero nakarating yung mami mo, mamakatigay ng nakayapa at nakalaster. And I'm sure maraming nanay dito makakarilin. No? Natatandaan ko din yung kapatid ko din, si Francis, kasi ang pagitan ko namin 11 years. So nakita ko na kung paano pinalaki yung bunso namin. Actually, ako nga, marunong ako magpaling ng lampin. No? At yung lampin noon, hindi pampers yung nilalaban. Kaya alam ko yan, kapag sinusok mo sa ilalim, bago mo ipatong yung sa harap, i-ex mo muna. Tama, alin. Gagano mo muna yan, di ba? So kaya alam ko, nung paano lumaki yung bunso namin, alam niyo po ba, may mga panahon na pag may sakit yung bunso namin at hindi pa kanina, sisipsipin ang mami ko yung sipon sa ilong. Sige niyo kung mamaya yan pagpapunan ko. Hindi ko alam kung gagawin ang tatay yun. Sinong tatay ang ginawa din yun para sa baba?
Pero meron bang tatay na ginawa yun? Nasa kamay ni tatay na ginawa din yun? Ah, meron. Ah, hindi kayo mga anak, minsan ganyan kayo sa tatay na tatay nyo. Hindi nyo alam nung maliliit kayo sinisisip ng tatay nyo. Sinisisip ng tatay nyo. Yung sipunin nyo pag-ibigin ng pag-ibigin. Sino mo yung nagawa ito? Taas ang kamay. Nagawa ito sa inyong mga anak. Taas ang kamay. Sige na, nakala ako. Kasi kung minsan para ako inuho. Kuya naman ang iloko. Diyan ko makasigin. Makisigin naman. So, pero gagawin ang magulang nun. No? Nakita ko yun sa mami ko. No? Kaya alam nyo, nung mamatay ko ang parents ko, hindi ko naramdaman ako ay nahulihan. Lagi nandyan si mama mo. Sa kanya ko lumalapit pagka may mga pinagdadaanan mo. No? Nung mamatay itong ako ko ay magkaroon ng depression. Yes. Si mother, when I had depression for 5 months, no, umiiyak po ako kay Mama Mene. Kanya ako umiiyak. Kasi wala na akong mami na iiyak ako. Eh, tingnan nyo naman ako ngayon. Mukha pa ako na siya depression? Di naman, di ba? After ko makakalusin sa depression, mas lalo pa akong gumawa po eh. Imagine nyo yan. No? Kasi meron kong magapay sa akin. There's somebody who prayed for me. No? Nakasama ko na sa sino yun? Si Mama Mene. Kaya, inabati ka lang, no? Siguro, Mama Mary ay ang nanay ng kagabay sa atin. Yung sinabi sa Ebanghelyo, saan matulalan din natin kay Mama Mary? Sabi dito, lahat ng nangyari kay Mama Mary, kanyang pinagulay-ulay. At ibig sabihin nun sa English, nag-reflect siya o nag-relay. White, saka ano? Saan matulalan natin yung kay Mama Mary? White, yellow. Natalo din, kada taon ay nagbibilay. Anong pagbibilayan mo? Tatanungin yung sarili. Pumos na ako ng 2023. Was I a better person than 2022? Mas naging mabuting tao ba ako ng 2023 kaysa 2022? And how can I become a better person, even more better person, ngayong 2024? Tandaan nyo ito. Dapat, every year, you should make a better version of yourself. Otherwise, you are useless. If you cannot make a better version of yourself, baliwala ang buhay mo. An unreflected life is a life not worth living. Ang buhay na hindi pinag-iinayan ay buhay na hindi karapat-dapat. Isa mo na. Tatanan niya. No? Kaya dapat, isipin mo, paano mas magiging mabuti ngayon 2024? What things do I have to leave o iwanan para mas maging mabuting tao ako? Yung iba sa atin, siguro, dapat bitawan mga vision, di ba? Some vices, no? Hindi ko alam kung ano yun. At minsan, alam niyo, minsan, kahit mahirap, kahit masakit, for you to become a better person, you have to leave people. Ang dapat mong iwanan, mga tao. Because there are persons na pagkasama mo, they do not make you better persons. Alam mo yan? Simon! May mga tao, just last time I was talking to this lady. Iyak siya na iyak sa akin. Sabi ko, bakit ko kayo iyak? Sabi niya, Father, sa pinagawa sa akin yung asawa ko, no? Alam kong mabait akong tao, pero lagi sa kanya, lahat ng kasama ko na inalabas ko. Whenever I am with my husband, I become the worst person that I can be. Sabi ko sa kanya, then why are you still together? Kaya na ako lumapit sa iyo. Dahil sa sermon ko kanina, kasi yun mo yung sermon ko. Because of your sermon, I have decided to leave him. Finally, iiwanan ko na siya. Ay, what? Gusto ko ipakapasok sa langit, Pare. Pagkasama ko siya, lahat ng kasamaan na gagawa ko. Lahat ng mura na mabanggit ko dahil sa kanya. Hindi wa ako pala mura, pero pagkasama ko yung asawa ko, lahat po ng mura na
sasabi ko, ganyan ka rin ba? Are you becoming better with the person you are with now? Kung yung taong kasama mo ngayon is making you a better version of yourself, then keep that person in your life. But if not, go ask yourself, why am I still with this person? Tapos hindi ka masaya. Life is short. You should be experiencing genuine happiness. Yung talagang-talagang-talagang sa kaibutuhan. Hindi yung pag may nakakakita sa'yo, pangitinginig ka, no? No? Nakikita naman yun, it emanates from within kung masaya ka talaga. Siguro talagang kumalang sa inyo ba yun eh. Bawal akong sinumali. Honestly, sa mga nagsisimba ngayon, sino sa inyo ang genuinely really happy with your life? Taas ang kamay. Oh, kapasal. Daming hindi. Why? Bakit? Nalungkot naman ako. Siyempre, pura parokon niyo ako. Nalungkot naman ako. Kulit, isa pa ka naman na inihiyalan tayo. Sa mga nagsisimba mo ngayon, sino yung talagang totoo-totoo ramdam ninyo kayo ay masaya? Taas ang kamay! Oh, di ba rin lang? Anong problema? Saan ang nagagaling? Alam niyo ba? Ito pa yung isang tip ko. Alam ko that you always hear this. But it's good to hear it once again. If you are not happy now, isa lang may kasalanan. Who? Tanong niyo, sino ba rin? Ikaw. Alam mo ba yun? Kung hindi ka masaya ngayon, walang ibang may kasalanan yan kung hindi ikaw. Bakit ba rin? Because happiness is a choice. It is always a choice. You can always choose to be happy. Tatandaan niya. Kung hindi na masaya, you have chosen not to be happy. And you can never blame anyone for not being happy. You cannot blame your parents. You cannot blame your family. Iwala na po ba? No, no, no. You can never blame anyone if you are not happy. The only person to blame is yourself. Because you can always choose to be happy no matter what happened in your life. Sinasabi ko lang yan, but I'm telling you now, ang dami din nangyari sa buhay ko, pero pinabalan ko, and I will choose to be happy. Ikaw ba mamatayan ang sunod-sunod na taon? Ate, nanay, tatay? O, sige nga. Tapos iiyakan mo ko na, hindi mo kalandang boyfriend mo, leche ka? Ako, namatayan ang nanay, tatay, at ate, tapos iiyakan mo ko na, hindi mo kalandang boyfriend. Hindi ka dyan eh. Diba? Nag-gets yung point ko. Diba? Mas malakas naman yun ang nangyari sa akin. Kasi yung mga nawala sa akin, hindi pwedeng palitan. Amen? Boyfriend, pwede mo palitan kahit ilan. Girlfriend, pwede mo palitan kahit ilan. Nanay, tatay, kapatid, hindi mo mapapalitan yan. But just to say, I will choose to be happy. So yan ang pwede mong gawin ngayon 2024. You owe it to yourself. At marami nyo sinasabi, never look for happiness outside of you. Tandaan mo yan, huwag mong hanapin ang kasiyahan sa ibang tao. It will just restrain you. Mali-mali na hanapin mo ang kasiyahan sa ibang tao. That is stupid. To look for happiness on another person. Kaya kaparado ko sinasabi, no? Ang mag-asawa ay union ng dalawang masaya ng tao. Ha? Masaya si lalaki, masaya si babae, kumpleto si lalaki, kumpleto si babae, but they decided to share that happiness. Hindi yan, magiging masaya lang ako pag mag-asawa tayo. Aha. That is stupid. Yan ang formula
Kapag ganun ang thinking mo about marriage, I will only be happy if you are with me. That is already a sign that is bound to fail. It is not the duty of your partner to make you happy. Tandaan niya yan. It is never the duty of your partner to make you happy. That is not his job. That is your job on yourself. Tungkulin mo yan sa sarili mo. At piliin maging masaya. And lastly, sabi nito, no? One thing that you can do this 2024 ay huwag mong sasabihin, hindi mo kaya. Stop saying that word, hindi mo kaya. Because the only limit you have is the limit you put to yourself. Tandaan niya. At sabi nga ni Father Dave Concepcion, learn to dream the unimaginable so that God can make the impossible in your life. Napakaganda nun. Learn to dream the unimaginable so that God can make the impossible in your life. If you already limit yourself, then yan na yan. Diba? Magpangangarap ka lang alam, pipili pa. Dream dreams. If you can dream it, you can have it. Yan ang isang pwede kong gawin ngayon 2024. Actually, it's already, it's an already ideology in a sense. You know? I read a book some years back, some 10 years ago, entitled The Secret. It's about the power of manifestation. Have you heard of that book, The Secret? It says that what you tell yourself and what you think is what's going to happen in your life. Kaya nga sabi doon, we'll never entertain negative thoughts. What does that mean? Sabi nga doon, huwag mo daw sasabihin, ayoko magkasakit. Ha, pati? Ayoko naman talaga magsakit. Magkasakit, yes. Lahat tayo, wala gusto magkasakit. But never say that. Find the positive equivalent of that. Because when you say, ayoko magkasakit, the word magkasakit is still there. Kaya napapansin nyo, nagkakasakit ka pa rin. Sabi mo, ayoko magkasakit. Nagkakasakit ka. Because the word magkasakit is still there. What should you say then? You say, I am healthy. I will be healthy. I am healthy. No? Kaya ako, ever since I read that book, sinasabi ko, every day, sabi ko, I am holy. Holy, babalik. Para bumayin naman ako. Kasi minsan masaway din ako. Yung naihero ako, numero ko. No? No? Sabi ko, Lord, I am holy. I am happy. Kasi sabi ko ka, happiness is a choice. So, I would want to convince myself, I am happy. I am happy. And before you know it, you are really happy. I am holy. I am happy. Ano yung dapat na age? Sabi pa naman yung tita, humble. Hindi ko, I am handsome. Ang layo din sa humble. Bakit? Para sabihin ng mga tao na maganda ka, dahil ikaw mismo naniniwala na ikaw ay maganda. Tama, mali? Tama, mali? Kung hindi ka naniniwala maganda ka, how do you expect us to believe that you are beautiful? Amen? The first person that should believe that you are beautiful is yourself. Kaya kung sinasabi ko sa sarili ko, no? Maniwala kayo o hindi, that's what I believe for myself. Ikaw lang ito naman. Sinasabi na nga ng iba, otherwise, pati ikaw yung ba sasabihin mo sa sarili mo? Eh, meron naman maganda kang pwede ba sa sarili mo? No? So, Lord, yeah. Be positive always. That's one thing na pwede nyo mag-inisip. Inisip patuloy ako. So, inasin na lang talaga. Sabi ko pa, parang po sinasabi, if you want to be really happy this 2024, never, ever compare yourself with others. Huwag na huwag mong ipupumpara ang sarili mo sa iba. Huh? Sadness or loneliness starts once you start comparing yourself to other people. Masaya ka kanina, kinumpara mo yung sarili mo dun sa isa, nawala yung kasiyahan. Don't put the time to yourself. No? Sabi ko nga kanina, umaga sa mga nagsimba.
Halimbawa, yung mga malalaking kandito, di ba? Nung umalis kayo kanina sa mga bahay nyo, nagbihis kayo. Amen? Kumalap kayo sa salamin. Amen? Nagbihis kayo kanina. At kung kumalap kayo sa salamin, anong sabi niyo? Ang guwapo ko talaga. Diba? Sabi niyo kanina, nung kumalap kayo sa salamin. No? Ayos kayo sa salamin. Pagkakarap niyo, sabi niyo, ang guwapo ko talaga. Okay na yun, ha? Okay na yun. Tanggapin mo na ba? Guwapo talaga. Kaya pagdating sa simbahan, please, please, huwag nang nag-alitin yung sarili niyo sa akin at sasama loob niyo. Wapo ka na kanina eh, di ba? Wapo ka na kanina, so huwag nang nag-alitin yung sarili niyo sa akin, sasama na loob niyo. Yan, aroma, di ba? Yan mo lang ito, di ba? So, yun, di ba, parang, there always been somebody better than me. Ama, love you. Kasi ka kaya ama. Ama, love you. Don't be so confident and confident. Ikaw ang magbigay sa sarili mo, no? Na papuri, no? O kinakailangan ng confidence para makatawid ka sa pang-araw-araw na buhay. So as we pray to Mama Mary, no? Please, Mama Mary, as our mother, please guide us. Like you help us to follow the Lord. Sana, when you work by following the things that I have told you, we all pray that indeed 2024 will be a prosperous and a blessed year. Amen? Happy New Year po sa inyo. Walang pakalating natin. Let's now organize. Sabi-sabi tayo mahalian ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa tao. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisa pa ang Diyos, Panginoon natin lahat. Nagtagawang tao siya ng alam ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Mere, pinagpakasabi ni Ponso Pilato, pinakos sa krus na matay at hilig, nanahon sa pinaroon ng mga ilaw, nang may katulad ako ng buhay ng pag-uwi, umakyat sa langit, nanulutog sa kala ng Diyos sa pagpapagyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto ang buko sa namabuhay at namatay ng tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na sagra at katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa patawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli ng namatay ng tao, at sa buhay na walang hanggan. Idulog natin ngayon sa ating Panginoon na ating mga panalangin na pakitutubo natin. Panginoon, tingin mo kami. Magsilbing gabay nawa ang simbahan tungo sa liwanag at kapayapaan at ang ligtas namin si Jesucristo. Manalangin tayo. Panginoon, hindi po kami. Maitaguyod nawa ng mga nakikimbingan sa ating pamahalaan ang kanilang pagaganda at hintay na may pangalan at pangalagang sa karapatang tao. Manalangin tayo. Panginoon, hindi po kami. Maghari nawa ang kapayapaan pati sa nakapagligtas sa Panginoon, humihingi sa sandali na kanilang mga kapatid, ating itinog sa Panginoon ang ating sarili-sariling mga panalangin, lalo na ang ating mga samot sa hatling ngayong 2024. At ang lahat ng ito'y hinihiling namin sa mala ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Amen. Thank you.
tayo. Sila ay patuloy sa inyong nagpapalaban. Hawa ang mga pagkakataon ng mga sala
sa iyong buhay na walang bakas. Kaysa na mahal na pinimanihan ng Ama ng Diyos, kaysa na mga apostol at nakakamahal na namuhay mo sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwa ka pa ng pagpuntungin sa inyaralan mo sa pamamagitan ng malap na aming Panginoon, Jesu Kristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya sa kanya, ang lahat ng pagkakalang pagpuntungin sa iyo, Diyos, sa mga pangapakyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ang hanggan. Amen. May mga kapatid ng isang pamilya at ikasalina na ikitin ang panalangin nito sa atin ng ating Panginoong Jesus. Kamalangin, sumasalati ka sa panilangalan mo, mapasahamin ang kakarihan mo, sundin ang loob mo, hinong sa lupa para ng salamin. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakainan sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pangitulog sa lukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihingan kami iadya sa lahat ng masama ang kalooban ng pangyayamahan ng araw. Iligtas sa kasalanan din ayo sa lahat ng kapahamakan. Samantala kami pinananggan na pinag-araw ng pagpapahaya na nakapagligtas namin si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan ang kapayapaan. Panginoon Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at pag ang aming pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapayapaan at pagkakasahin sa inyong kasama ng Espiritu Santo, huwag pa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin nyo. At sumayin nyo. Ibigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kamayapaan. Mga kapatid, tayo ang Kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Jesus, na nalangis na tayo ay maging masaya sa ating buhay. Narito siyang nalangis sa mga kasalanan na sa likuan, mapapalad ang nainahayaan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako makarapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako.
mga kapatid, magkakaroon po tayo ng second collection. Ang second collection natin ay para sa pagpapakanda ng Salinitan Parokya, St. Peter Sharp. Salamat po sa inyong generosity. Pangalawa, at ang asiling, may gift ka na ba kay Jesus? Nakasulan na ba ang pamilya niyo sa ating Katolik? Ito na ang regalo natin kay Jesus at Mama Mary ay bagong tao na maging mas maganda ang kanyantahan sa pagpasok ng tao. Huwag kaya walang kayama ang pamilya niyo sa ating Adapado NC. Susunod po natin gagawin ay ang aking do. Salamat po. Pumunta po sa office para sa inyong donation. Pangatlo, itong week na po na ito ay unang linggo ng buong taon ng 1884. Bukas, January 2, First Tuesday, Patrick Day, may meeting mass po tayo with Father Noel Orsino na 7 AM mass. Sa January 3 ay First Wednesday, inaanrang Sabado Day. Sa January 4 ay First Thursday, inatesay at St. Jude Day. Sa January 5 ay First Friday, Sacred Heart at Buong Nazareno Day. May Holy Hour after ng 6 PM Mass. Diyak ang blessing ng nagkakasita araw-araw ito first week ng 2024. At ang huli, bisitahin rin natin ang religious store sa mga kailangan ng libro at gamit espiritual upang makatulong sa ating parokya. At patuloy po tayong pagsindi ng kandila sa labas ng ating simbahan para sa iba't ibang parating mga kamiling. Maraming salamat. So may bilingo kong ito mga first talaga ng buong taong 2024. Ngayon is actually first Monday. Tomorrow is first Tuesday. Araw na lang natin ni Padre Pio. Pero kinilala din si Padre Pio. Very powerful intercessor. Kaya bukas po, and every Tuesday, namisa meron po tayong paglalagay ng oil every Tuesday. Pero pagka first Tuesday, healing mass with Father Noel. So kung meron po kayong mga kasamahan sa baba, kakilala na may sakit, basta maging po na alas 7 ng umaga, every first Tuesday, kasi isa-isa po pinili-enhance ni Father Noel. Ay ating healing priest na nandito buong sa atin. Okay? And let me also take this opportunity natapos ang taon to thank all of you, maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pagsuporta sa atin dito sa St. Peter Shrine. I especially want to thank those who have supported yung ating adapt ceiling. Nandiyan na ba yung pangalan nyo? Tingin nyo dyan. Tingin kayo sa taan. Susunod mong gagawin natin yung bilog sa taas. Nakita niyo ba yung sa taas yung bilog? May nakalala ko yun po, hindi niyo makita yung nasa loob niya. May cardboard ito kasi nakaharap. Kasi po, may mga nauhulog na ng mga tipak ng bato. Kaya kailangan na rin yung i-repair yan. No? So itong mga dadating na rin ko tatanggalin na muna yung cardboard na yan. No? Kasi may mga nauhulog na bato. Pagkatapos po, pag pinanggal na yan, yung mga bato mahuhulog ang tatamaan niya kung walang binigay doon. Pinaprogram ko yung mga nauulog dyan. Anyway, so maraming salamat sa sino mo ba ang kapagbigay na sa ating adapt ceiling? Taas ang kamay. Pero ang bunti, makapal ng mukha. Talaga? Pwede ka rin na wala kayo palang magbigay. Honestly, hindi na. Wala. Eto tayo ngayon. Sige. Eto tayo. Alam niyo ba na talaga dyan? 250, 100. I was supposed to just put 1,500. Sabi ko mga iba, mga parishioners, Father, maglagay ka naman ang mas mababa, hindi namin kaya yung 1,000 o 500. Tanong ko sa lahat ng nagsisimba, honestly, ito ha, tinatanong ko na tayo, sino ko sa mga nagsisimba dito ang hindi ko kaya yung 100 pesos? Taas ang kamay. Wala. Ibig sabihin, kaya niyo kahit isang taan man na. You just don't want to. Ayaw niya. Pumapayag pa si Pati.
Lord, minsan lang ako humiling sa iyo, Panginoon. Lahat ng pagbibigay, Lord, pagkatapos ng misang ito at pupunta sa opisina at mag-share ng blessing nila, Lord, piliin ko, i-bless ko ng buong 2024. Please na, magpapakawa na ako sa inyo. Lahat ng pupunta ng opisina pagkatapos ng misa at magpapahagi, paki-bless ko ang 2024. Yung at saka ko lahat ng pangalan na nandiyan na, paki-bless ko ang 2024. Yung hindi ko, i-bless ko pa rin. Kaya mga banda ko, October na of 2024. Please, pinakikinusap ko. Eh wala eh, talaga, sino ba mga nasan kayo pa, di ba ako? It's neither your appeal, what to pray for. Actually, yung panalangin ng bayan, nung tumalimit ako, isa yun sa pinagdasal ko. Lord, lahat mo ng pangalan ng dito sa Bartoli, i-bless niyo ko abundantly, no? Ngayon 2024. Will I know if you have given or not? Tanong ko sa inyo, malalaman ko ba kung nagbigay kayo o hindi? Malalaman ko, never. I will never know. But there is somebody out there na alam ko paano kayo biniyayaan. Sa kanya kaya galing lahat ng blessings natin. Amen? Hindi ko malalaman ang kanlahan niya. But there is somebody out there who will know and who knows. Nakakalungkot naman itong anak ko. Bin-bless ko lang ito, Lord. Tapos, papakawalan yung bahay ko, wala man na iniampang kahit paano. Don't let that happen, I tell you. Don't let that happen. Huwag yung hayaan mangyari yun. Ito na lang yung chance ko. Pagka ako natapos na yan, most probably wala na tayo mga fundraising. Kasi 2 years na lang ako dito. After this, malilipat na ako. Yung papalipin ko, ibang pari na. Nag-aantay na nga siya. 93 years old na pari. Yung papalipin sa akin dito. Kaya inaayos ko na lahat bago umalip. Kasi medyo may edad na si Father. Eh, mahirap na. So, kayo magpagawa nito mga ganyan-ganyan. Kaya, dinakadali ko na. No? No, na tunay maging busy ng ganito. No? So, pagkatapos na, malamang pala pa tayo susunod na ganyan. And if you have not given, you have lost your chance to give back to the Lord. Dito, sa makapagbigay kayo sa ibang bagay. Amen? Pero hindi ko masasabi, tumulong ako na maayos yung sila naming simbahan nung panahon kailangan niya ayusin. That you only have the chance now. So don't let that chance slip you. Okay? Sige, so salamat po sa lahat na mag-share para sa gagawin pa natin sa ating simbahan. Dumayo tayo na. Manalangin tayo. Ama ng kapagpahal, loob din sa pagpiliwang namin sa dakilang kapistahan ng mahal na ina ng limanap at ng iyong sambayanan, tayong nagsalo-salo sa tingin na mga ay makapakinabang nawa sa iyong buhay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo. Magpasawala ng hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. At magpalain naman kayo ng makapagpiliwang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating pagdiriwang humay na itagay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Happy New Year to everyone. Oh, yeah.
Father. Happy New Year po, Father. Oh, sure naman. Jesus, happy birthday. Okay na? Okay. Thank you. Hawak ni Rob. Mary.